Opus. Tapos na ang mga nakatakdang tune-up games ng Bay Area Dragons sa ilang mga pro teams at college team dito sa ating bansa. Kasama kasi yan sa kanilang paghahanda bilang parte ng 2022 PBA Commissioner's Cup bilang guest team kung matuloy nga yan. Nagtapos ang kartada ng Dragons sa kanilang 8 tune-up games ng 8 win at walang talo. Kahit bagong team lang, pinatunayan nila na naging maganda ang kanilang programa at sistema para durugin ng ilan sa mga PBA teams at college team dito sa ating bansa. Pero natanungin ng ESPN.ph ang assistant coach ng Bay Area Dragons na si Coach Billy Tomlinson na kung sino ang pinakatumindig o nangibabaw na team sa lahat na nakatunap nila dito sa Pilipinas. At ang sagot nga dyan ni Coach Billy ay ang university team ni Coach The Baldwin. Biruin niyo yun! Isang university team pa ang mas kinabiliban ng Dragons kaysa sa ilang mga PBA teams natin. Oo, yung tatlong nakalaban ng Dragons from PBA ay sila din yung mga pinaka-lower team sa ating liga. Pero hindi naman siguro rason yun para mas daigin pa sila ng isang college team, diba? Meron mang Angelo Quamet, isa pang foreign student ng Blue Eagles. Hindi lang naman sa kanila dumipende o sumandal ang buong admo, kung hindi sa bawat isa. Kung saan mas nag-takeover pa nga sa larong yan ng Blue Eagles at Dragons ay itong si David Defonso at BJ Andrade. Patunay lang ba ito na mas mahusay at competitive pa talaga ang Ateneo kaysa sa ilang PBA teams? O sadyang mas advanced at mas epektibo lang ang sistema ng admo sa ilang PBA teams? Kayo mga Brody, anong masasabi nyo? Komento nyo lamang isa baba at ating babasahan yan. This is Zero Buckets. Thanks for watching mga Brody. I'm out.